Isa sa mga kasalanan na hindi pinapatawad, utang. Utang, alam niyo ba yan? Pero may makapasok pa rin sa pareso. Anong kabayaran ng utang? Kailangan bayaran mo sa mundo. Dahil pag wala, hindi mo na bayaran, sa mabuting gawa mo pa rin, babayaran. Subhanallah. Bago tayo magtapos, anong oras na ba? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, dumating sa kanya ang isang lalaki. Ito, kaalaman sa mga utang. Lahat naman tayo nangungutang. Sabi ng lalaki, ya Rasulullah, in kutiltu fi sabilillahi mukbil, ghayra mudbir, ayo kaffaru anni khatayaya. Alam niyo naman ang pinakamataas na antas ng tao na mamamatay sa jihad. 'Di ba? Pinakamataas na antas na na tao sa paraiso, mujahidin. Nagpaalam ang sahaba, sabi niya, ya Rasulullah, pag mamamatay ba ako ng mujahidin, nakaharap sa kalaban at hindi nakatalikod, talagang atake. Walang atras-atras. Pag namatay ba ako diyan, ya Rasulullah, mapapatawad lahat ng kasalanan ko? Sabi niya, oo. Lahat mapapatawad. Huwag mo lang kayong magsalita. Excited agad? Okay. Umalis na yung haba. Umalis na. Pag-alis nung sahaba, tinawag niya ulit. Sabi niya, bumalik ka dito. Sabi niya, ano yun ya Rasulullah? Sabi niya, illadain. Illadain. Fa inna Jibril kad kala li anifa. Kasi dumating sa kanya si Jibril. Ya Muhammad, sabihin mo sa lalaki na yun, na ang sabi ng Allah, ang hindi mapapatawad sa kanya, utang. Pero sa dami ba naman ng kasalanan, utang pa? Utang! Sabi niya, maliban sa utang. Subhanallah. Kaya hindi nagpapayad ng utang, delikado. Pinakamataas na antas na ng pagkamatay yun, jihad. Kasi binuwis niya buhay niya. Pero hindi pa rin makakapasok sa, hindi pa rin mapapatawad yung kasalanan niya hanggat hindi nakakabayad ng utang. Kahit na piso lang utang niya, kahit piso pa utang mo, kailangan mo talagang bayaran. Maliban, mayroon lang exemption. Maliban, kung unang-una, ginawa mo na lahat pero hindi mo talaga ma-provide, hanggat sa dumating ang kamatayan, na hindi mo pa rin na-provide yun. Kasi walang-wala eh. Kumbaga, umaasa ka na may pambayad ka. Nandun yung pagsusumikap na bayaran yung utang, pero ang nangyari talaga, wala talaga, wala ka mahiraman, walang ma-apply ng trabaho. Siyempre, ini-estimate mo na, mababayaran mo yun. Pag namatay ka, na ginawa mo na lahat, pero hindi ka pa rin nakabayad, patatawarin sa'yo ng Allah yun. Anong dalil? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man akhada amwalan nasi yuridu ada'ahu addallahu anhu. At ang sino man na kumuha, umutang, umiram ng pera ng mga tao at meron siyang intensyon na babayaran yun hanggat sa dumating ang kamatayan, babayaran sa kanya ng Allah. Kumbaga, gaganti pala ng Allah yung tao na kapalit. Siyang bahala sa tao niya. Pero, waman akhada amwalan nasi yuridu itlafaw atlafallahu anhu. Pero kung ang intensyon mo, utang ka ng utang pero walang plano magbayad, amnesia, nakalimutan, may sakit, ang daming problema. Kaya sabi nila, pag may utang ang tao, lahat ng karamdaman nasa kanya. Nasa kanya lahat. Lahat ng reklamo niya. Kaya naman, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit na yung nautangan mo, hindi naniningil kasi alam mong mayaman, hindi ka talaga sisingilin. Kasi sabi niya, well, okay lang. Kasi hindi ka naman talaga nagbabayad eh. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Ang pagpapaliban ng pagbabayad ng utang sa taong hindi naniningil ay kawalan ng katarungan. Yahillu 'irduhu aw qubatu. Pwede kanyang ipahiya, pero hindi po sa social media. Pwede kanyang ipahiya sa judge. Pwede niyang sabihin sa judge na, ay, yan si ano, hindi nagbabayad yan. Pwede kanyang ipahiya sa harapan ng judge. Kasi ang pagpapahiya, ang original bawal. Maliban sa hindi nagbabayad ng utang, isa yung mga exemption na pwede kanyang ipahiya sa harapan ng judge. At siraan ka niya ng puri. Pinahintulutan sa kanya yun kasi hindi ka nagbabayad. Yan, grabe si ano, hindi nagbabayad. At saka marami ng tao yung utangan, hindi nagbabayad yan. Pwede niya sabihin sa judge yun. Pero huwag sa public, sa social media, kasi hindi purkit pinahintulutan na. Sa public, sabi ni Ustad, post ko na si ano. Kaya, magbayad tayo, pero ang mag-intention ka, tutulungan ka na Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang tanong. Sige po. Yung internet namin, tatlo, brother kami. Tatlo kami nag-ati sa SIM na yon. Ngayon, pag hindi pa ako nakakabayad, sabi ko, bro, may utang ako sa iyo sa SIM. Sige lang, hindi ka makabayad, basta
pag dumating, pag nandito tayo at wala pa rin pagbayad, di susunod na mga magbayad, eh paano kung isa sa amin namatay? Basta ang mahalaga, tapos, pag, ang mahalaga pagka nag-intensyon. Pangalawa, kapag kayong tawa namatay, siyempre, ang usapan sa kung ano sa kasalanan niya sa kabila mo, ibang usapan yun, ha? Yung binanggit ko lang. Ang usapan dito, babayaran pa ba yung mananatili pa bang utang yun sa mundo? Siyempre, sa mundo, utang pa rin yan. Ibig sabihin, pag may kayamanan yung namatay, babayaran ka mura sa mana niya. Oo. Utang, kasi mananatiling utang. Pero sa kabilang buhay, siya namatay yung katulad mo, tatlo kami brother, siya may hawak na mother seed, kami tatlo. Ngayon, ang namatay, mismo may ari ng mother seed. Kaya ako nakikialo lang, paano ko siya mababayaran? Sa kamag-anak niya? Sa anak niya? Asawa niya? Sa doon ka magbabayad? Naintindihan? Yung pagkalungin sa kapilong buhay, meron pa ba siyang pag-asa ng mga bata? Meron pag-asa. Lahat naman ng tao, basta hindi nag-shift, makakapasok siya. Paraiso. Kumbaga, yung binanggit natin, yun yung mga tao na mas marami ang kasalanan nila kaysa mabuti. Kasi kung mas marami naman ang faman thakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. So pag ang sino man ang mabigat, ang timbangan pa rin yan sa mabuti, yun pa rin ang makapunta sa paraiso. At ang pinakahuli, yung hindi mo alam saan ibabayad yung utang. Tulad ng tanong ni brother. Pag hindi mo alam, hanapin mo ang kamag-anak. Pag hindi mo mahanap, pwede mo nang pakinabangan yun. Pero pag bumalik, babayaran mo sa kanya. O pwede mong ilabas, ipamigay mo na sa iba. Pero pag bumalik, babayaran mo pa rin. Naintindihan? Okay, so yan lang mga kapatid. Naway na pulutan ng tingaran. Tinalakay natin ngayon. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.